Naniniwala po naman ang grupong samahang industriya ng agrikultura o SINAG na talagang magkakuntsyaba ang Department of Agriculture at ang Bureau of Customs sa talamak na agricultural smuggling sa bansa. Sa panayam po ng programang ito, sinabi po ni SINAG Chairman Rosen Duso na talamak ngayon ang technical smuggling o hindi pagdedeklara ng tama sa mga produktong inaangkat para makakuha ng diskwento sa tax. Una nga pong binansaga ni Congressman Joey Salceda na mother of all smuggling ang DA dahil sila ang nag-i-issue ng import permits. Pero ayon kay So, imposibleng hindi nila kasabwat ang customs dahil sa customs pumapasok ang mga ipinupuslit na kargamento. Palagi na natin sinasabi yan, yung dalawa may punta ba yan, no? Imposible na lalabas kasi yung pagdating ng shipment, maski mauna man ang DA na i-check yung SPSIC, paglabas doon, nandun ang Bureau of Customs. Ngayon naman, yung oil, no, na itong technical smuggling, almost 300 million na naman ang mawawala sa atin. Yan po ang tinig ni SINAG Chairman Rosen Duso. Samantala po naman, umaasa po si So na ipapatawag sa susunod na hearing ng Senado ang tinagurian na Onion Queen na umano'y isang Leia Cruz. Ayon kay So, siya raw kasi ang pinaka-maimpluensyang umano'y smuggler sa loob ng DA dahil kontrolado umano ni Cruz ang mga agricultural products na ipinapasok sa bansa. Mas matindi ngayon, siya na daw ang nagpe-preside dun sa DA, dun sa loob ng DA, kung ano ang allocation ng cooperatives para makakuha ng import permit. Ganun katindi. Fed Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.